ngayon, gagawa tayo ng burger patties. So, ayan, inuna ko na siyang ilagay yung ating ground beef. So, hindi ko alam kung ilang kilo siya, pero binili ko kasi siya ng 200 pesos lang. So, pagkatapos, maglalagay din tayo dito ng pampalasa. Maglalagay tayo ng black pepper, garlic powder. So, sa garlic powder naman, guys, pwede kayong gumamit dyan ng fresh garlic. So, pinuhin nyo lang. Pagkatapos, maglalagay dito yung onion powder. Magic sarap na hindi naman sa sobra. At yung ating breadcrumbs. Pagkatapos, yung ating salt. And then, maglalagay din tayo, of course, dito ng isang itlog lang. Pagkatapos, hahaluin na po natin lahat ng ingredients. So guys, malinis po yung aking kamay. So make sure lang din po na kapag gagawin nyo ito, kailangan malinis po yung kamay ninyo. Ayan, so matapos ko na siyang haluin, gagamit ako dito ng 1/4 cup na pang measure sa aking patties. So, nakadepende yan sa inyo guys kung gaano, kung gusto nyo bang malaki or maliit na patties. So, depende sa molde na gagawin nyo. So, ang gagawin ko dyan is gagawin ko lang siyang bilog na parang meatballs. So, ayan, 15 pieces po yung aking nagawa. Ayan, so ang gagawin ko dito is gagamit lang ako ng kamay. So, ipipress ko lang, ayan, dahil gagawin ko lang naman itong pang samin lang. So, kamay na lang yung gagamitin ko. Pero kung gusto nyo pong itong ibenta, gagamit po kayo dito ng egg molder para mahulma po ng maganda yung ating meat as patties. Ayan, so gagamit din ako dito ng wax paper or kahit plastic po, pwede naman. Para kapag nilapag po natin yung ating patties, hindi po siya didikit. Ayan, so ito na po yung ating patties. So, i-freezer ko lang po to. Tapos, kukunin ko na lang if ever na lulutuin ko na. So, ayan, pwede po ito pang baon.